namin dito for 7, 8 at saka 9. So Friday pa kami uwi. Makasama ko si Bro Ben. So may aritano nga din. So ngayon pala ay December 7, first day ng training namin, guys. Sana may mga maipakita ako sa inyo mga konting ano sa ano namin. Muna kami break time. Problema ko na ito, charger. Charger. Charger? Ano ba charger niyan? Nakalimutan ko yung charger. May charger naman ako dyan. Meron ka. Kasi nga lang, saksaka naman yung demokan. Ayan. Mamaya na tayo mo. Nag-vlog muna tayo. Dati bro, nung naglalakad na, wala pa tong building na to. Noon? Oo, wala pa yan. Yung mahaba na yan? Oo. Nakakutan ako dyan. Medyo. Chef Pablo. Guys, na-check-in kami ngayon dito sa ano. Gawin na naman tayo sa seminar. Ito pa yung lugar ko saan papunta yung ano namin, guys, seminar. Punta doon sa Arellano Avenue. Nalakarin namin pamula top dito sa may Vito Cruz Station. Napasok dito sa may Estrada Street. Lakad lang konti para maano, ma-exercise. Kasama ko nga pala si Bro. Hello. Ano sa... Uwi na si Parman. Building ng mapi ko. Parman, pauwi na. Oo, tuloy pa doon.
30 pa lang guys, tapos na kami. Jumada kami ngayon ah. Saan kayo mo uwi rin, sir? Ah, dito kami nag ano, sa... Nag-stay po kayo dito? Oo, oh, dyan lang sa Recto. Uwian ka? Oo. Layo ah. May tinagana namin dyan. Pero naaluhan pa namin, kung palang ipis. Oo, oh, ingat. Buwan na lang. Bulacan pa pala yun? Ha? Bulacan? Ano? Bulacan pa. Malayo bang Bulacan? Ilang oras ang biyahe? Pamula dito siguro, abot mga... Depende kung saan sa Bulacan. Yung ang dalawa? Yung maksimum ang dalawa? Oo. Oh. Hmm. Idealis sa bahay nila, alas 6. Tapos pila-pila pa, traffic pa. Oo. Yun, nakadalawang araw na kami dito. Bukas, paaga ng paaga. Okay na bukas. Oo, half day na bukas, graduation na. So, may mga bagong natutunan kami guys sa aming seminar. Umaga tayo ngayon bro. Oo nga eh. Kahapon anong oras? Anong stress? Oo. Stress ngayon, 2.25 eh. Nabukas half day na tayo eh. Pinatapal na siguro ng juice. Pinamadali niya na kanina eh. Hey, lalakad kami ngayon guys. Pagpunta sa Top Avenue. Alright. Lakad na ano yun? Lakad yun yun lang. Dahil ginagawa yung mga Ali. Alright. Maraming mga ginagawa dito. Sorry. Ito yung rooms namin guys. Dito kami sa Recto ngayon. At yan. Parang ba't kaya nilalagyan nila ng ganito lang bro? Ha? Kaya mamaya liigang may itali dyan. Aircon pa.
guys, nandito na naman kami sa training venue namin dito sa May Mapical TV. Ito ang training. Ayan. So, yun, last day ng training namin ngayon. Sama ko si Bro. Si Bro Ben. Ang sabi sa amin nung instructor namin eh, half day na lang kami ngayon. So, medyo maaga siguro kami makakauwi. Kaya, ayan. Okay kasi medyo maaga kami makaka-uwi ngayon, makakapagtrabaho pa mamayang gabi. Okay, medyo iniingal kami ah. Upo muna kami dito ni Bro, picture tayo dito kay Daga. Ayan. Tapos secure the materials needed. So itong thick tarpaulin, ito yung sa floor. Sa floor. Ilalatag sa floor. Itong thin tarpaulin, cover tarpaulin, ito yung sa taas. Tapos PPE, yung face mask, hand gloves, cover all, rubber boots. Tapos signage. Ito. Secure the equipment needed. Yung vacuum cleaner. Vacuum. Tapos yung reader. O spin reader. Or monitor. Tapos laboratory equipment. So, primero, ilatag ninyo yung floor tarpaulin and pallets.
So, ilalatag na niya yung floor tarpaulin. So, nailatag na, sunod, lalagyan ng pallet. Yan. So, kung nagkalagay na ng pallet, sunod, ilagay na yung products na i-fumigate. Volume of the products. Paano ba magkuha ng volume? Yan yung ano, time, length time is width time is height. So. Height times width times length. Yeah. So kung ang sample tayo, mag-sample tayo, volume, ang height niya is 4 meter times 4 feet. Or 12 feet times width. Halimbawa, width is 12 feet then. Times length is 12 feet. So, ito na lang tayo. Ang height niya is 12 feet. Tapos width niya is 12 feet. Tapos length niya is 12 feet. So ilang chemical ang kailangan natin dito? 12 feet times 12 feet is equal to 1488. Ang fumigant na kailangan mo is 1000 cubic feet. Ang isang lata. So, 1,004 ito. 1,488. So, malapit na siya sa 5,500. So, 1 and 1/2. Tons. Hindi naman pwede na 1/2. Kailangan ibuo ito. 2 tons. So, 2 tons. Okay lang na sumobra, sir. Oo. So, 2 tons ang kailangan mo dyan. So, yun. Kung hindi kasya, magdagdag ng tarpaulin. Tapos, i-fix mo yung cover tarpaulin over another cover tarpaulin. So, ito yung paano mag-fix. Pagdugtong, tapos i-fix. Lagay ng ito. Clips. So, after na na-cover na lahat, nasa gilid niya. So, cover tarpaulin over the floor tarpaulin. So, fix mo yung cover tarpaulin sa floor tarpaulin. Tapos, either by glue. Gamit tayo ng glue. Tapos, i-fix ninyo. So, dapat airtight siya. Airtight siya. Dapat walang air sa loob. So, kukunin mo na yung air sa loob. Tapos, lalabas ka yung hindi kasali sa fumigation. Dapat mag-secure na ng PPE. Gamit na ng PPE sila. So, isa lang banda ng, halimbawa, ito yung mag-compute siya ng, halimbawa, 10 yung fumigant kailangan. Diyan, pwede lahat. Pwede, kahit isang portion lang. Isang portion lang. Tapos, mag
evolve naman siya, mag-react siya, tapos na mag-ikot-ikot sa loob ng airtight na enclosure. So, tapos, i-close na siya. Seal and fix it properly. Dapat airtight siya. So, ito yung recommendation. So, after ma-seal mo yung enclosure, 8 hours, dapat 300 ppa, ppm per million, ppm yung laman ng enclosure. Paano ma-determine ito? Gagamit kayo ng post-pin fumigant reader. Tapos one day, nasa enclosure, dapat 700 ppm. Tapos 2 days, bumaba na siya. Hanggang 3 days. Ano sa papasukin mo sa loob ulit? First day? Ha? Papas. So, lock the warehouse pagtapos ng fumigation. Tapos maglagay ng notice. Warning notice. Tapos bubuksan na kung mag-read ng post-pin fumigant. So, kaunti lang yung bubuksan. Tapos mag-read na siya ng so, either tapos i-insert niya yun dito. Tapos panarapitan doon. Ha? Tapos mag-ring, tapos patakpan yung dito sa saan. Maliit lang na butas. Insert lang yung reader. Yung ito. Insert na ito. Kaya maliit lang na butas sa... Pagkating ganyan sa... Parang siguro, yung weight ng... Takay. Yung way. Tapos, buksan ng kaunti. Failure yung immigration mo. Ulit. Back job yun. Back job. Oo. Ibig sabihin, mas marami pa na siya. So, fumigation procedure in an open warehouse. Una kami. So, ako yan. Ako yan ng inspection. So, nakakarton yung i-fumigate. Pasta, different. May macaroni. Tapos, inspection, random namin inspection. Tapos, nakita namin yung infestation. Tapos, insert na niya yung... Hindi siya gumagamit ng PPE. Kasi 10 minutes pa mag-react. Nakakatakas na yan. 10 minutes pa mag-react yung fumigant. Binuksan siya, 10 minutes. Oo. So, na-mix na niya. Tapos, insert na niya. So, hanggang matapos niya yung lahat, 150 na pounds. So, tinatakpan na niya yung kwan, yung butas. Question? Post-pin gas fumigant monitoring ay 5,000 yata eh. 5,000 yata eh. Isa? Masa debater yun, sir? Congratulations sa mga fresh graduate. Patrick, congrats. Yung ano?
Sir, sino yung most talkative? Most talkative. Iba pa daw yung... Sabi, dumating yung isa. Ano pa yun? Buti na itanong nga rin. Dito na lang yung vlog natin, guys. Kita-kita sa mga susunod na video. Alright. Okay. So yun. Kita-kita lang sa mga susunod na vlog, guys. Tapos na doon. Oo, tapos na. Alright.